So dahil po sa sobrang init ng panahon ngayon, ay magpainom po tayo ng electrolytes para sa ating mga alagang manok para iwas sa mga stress o kaya heat stroke para sa ating mga manok. Kasi nakikita natin sa ibang mga Facebook group, ang daming manok na namamatay dahil po sa sobrang init ng panahon ngayon. Daming manok na nagkasakit. So ngayon, electrolytes, tapos paghapon, painom tayo ng plain water sa ating mga alagang mga manok dito. So ngayon ay 7 AM pa lang ngayon. Pero kita nyo naman yung panahon. Talagang sobrang mainit oh. So ito ang sobrang init kasi ay delikado po sa ating mga manok para sa mga stress at sa mga head stroke yung ating mga manok. Nakita ko nga sa mga sa mga Facebook page, nako, ang daming manok na hindi nakatayo dahil sa head stroke. Kaya itong sa akin, maswerte ako dahil marami tayong mga puno ng mangga dito at iba pang mga kahoy. Yan. So yan ay nakapag-protekta yan sa ating mga manok para sa stress or kaya sa mga headstroke dulot ng sobrang init na panahon ngayon. Yan kasi yung aking pabahay ng aking manok ko. So sa ilalim tayo ng mangga. Yan. Hindi po yan direkta sa araw. Yan o. So dahil dyan ay yung manok ko dito ay hindi po sila nagkaroon ng head stroke dahil po sa mga puno ng kahoy. So talagang yung mga mangga na yan, yung mga punong kahoy na yan, talagang sobrang nakakatulong po sa ating mga alagang manok. Yan o. Kasi kung wala yan, delikado ma-head stroke yung ating mga manok dahil yan o. Naka-confine kasi lahat yung ating mga manok dyan. Pero anyway, nakaano naman yan, lagi naman yung may tubig yung aking mga manok. Para hindi tayo maging kampante ngayon na kahit may punong mga kahoy dyan, dapat panitilihin po natin may tubig yung ating mga manok. And aside that, nagpainom po tayo ng electrolytes, multivitamins, at saka sa panahon ngayon kailangan natin ng electrolytes. So umaga nagpainom ako electrolytes, tapos sa hapon papalitan ko yung plain water. So yan o, tingnan natin sa loob yung aking manok. So ito yung aking mga manok o. Yan. Yun, isa yung basilan o. Pinapahinga ko muna yung aking rooster na basilan para para mas maganda yung fertility ng ating itlog sa mga hens natin. Ayan yung iba. So yan yung area. So yan, palaging may tubig dyan, hindi pwedeng walang tubig. So pwede dyan mga electrolytes, sapon, tubig, ayan. Tapos panitilihin talaga natin ng malinis yung ating pabahay, sa loob ng pabahay ng ating mga manok. Yan, tingnan natin sa kabila. Yan o, may kandado pa yan. Yan. Dito rin. Tingnan natin. Yung ibang sisiw ko ay nabasilan, yung mga bagong pisa. Dito ko na lang muna nilagay yung iba o. Kasi kapag sa kulungan sila, masyadong marami din po kasi sila, yung kanyang mga sisiw. So, masyadong masikip. So, baka masuffocate sila sa sa sobrang init ng panahon ngayon. Kaya, for the meantime, ayan, dyan ko muna sila nilalagay. Yan o. Tapos, mayroon pa isa dito. Yan. Yan yung isa o. Isang mga basilan. Lahat ito 100% pure ito ng mga basilan ng mga sisig. Yan o. So, nagpainom din po ako ng yan, yung nasa painuman nila na color pink.
ano yan, Tipox 48. Kasi alam ko naman sa panahon ngayon, ang daming namamatay na manok dahil po sa sobrang init. At saka yung iba is avian malaria. So yung iba ko dito ay namatay dahil po sa avian malaria. Sa lamok po yan. At yung iba, fall cholera. So kaya mas mainam na meron tayong protection laban sa ganung mga sakit. So dito ay namatayin po tayo ng isang manok, yung ano tawag niyan, yung avian malaria, dahil po sa lamok. Kaya nililinis po natin yung ating sa loob ng ating manokan yan. So every day ay tinitingnan ko din yung kanilang mga ipot, kung may mga problema yan, magpainom tayo ng gamot para dyan, para madali lang silang gamutin, hindi yung malala na at saka na tayo gagamot, saka na tayo magbigay ng gamot. So every time kapag nandito ako sa aking manukan ay yung pinaka-importante yung ipot talaga nila, yung sinicheck ko. Lalo ngayon, panahon ngayon, dami nagkasakit ng manok sa mga Facebook group sa about sa pagmamanok. Maraming namamatay na mga manok dahil po sa sobrang init. Yan yung ano, Peruvian rooster yan. Yung ano, pinag-cross ko dito sa aking mga sampin. Yan mga sampin, oh. So, meron pa ako dito na mga extra na mga rooster na hindi ko pa siya pwedeng gamitin. Ito isa, oh. Pinapahinga ko muna to. Yan. Dito banda, tingnan natin dito, ah. So dito na side. Ayan. So yan na po yung ating basilan na naglilimlim. Yun ang problema, dalawa sila dyan. So may posibilidad na pwede magbasag yung kanilang mga itlog, oh. Paano kaya yan? Ayun ako, ano? Sayang yung mga itlog na dito kung mabasag, oh. Yun, oh. Dito sana yung isa. Iwan ko kung bakit pumunta siya dyan. Tingnan natin dito, baka may nabasag na itlog. Wait, wala naman. Okay lang. So, naglilimlim na po yan, oh. So, yun na nga, no, kung halimbawa gusto niyo magpagawa sa pabahay ng inyong manok, mas maganda sa ilalim ng ano, ng mga mangga or kung anumang mga puno na mas malamig, para sa panahon ngayon na ano, sobrang init. So maiwasan po natin ng pagka-heatstroke ng ating mga manok. So ang ano, ang disadvantage lang kasi dito ganyan is ano, kapag may bagyo o may ulan, baka matamaan ng kahoy yung ano, yung yero natin, masira. Pero di bali na, kasi ang bagyo ilang araw lang naman yan. Pero ang init, halos mga ilang buwan, start from February ata, February, March, April. Ngayon May na, so apat na buwan yung sobrang init. El Nino. Kaya delikado po sa ating mga manok yung sobrang init. So yan, oh. Malamig ho dyan. So minsan pag pumasok ako dyan sa loob ng aking mga manukan, hindi naman siya masyadong mainit, kasi malaman naman natin kung sobrang init, kasi mafe-feel naman natin yan pag nandyan tayo sa loob. So yan.